And pero let's head on to the long run. Pira random on time for the side of Inky and scored BIP 19 for Yuzong, JP for the Kufra, Majo for the Expert, Illumi for the YSS, and Shemi for the Chang'e. Nagbuffle. Para sa next Reparator Solid, we have MB using the TAM, si Mundo or si Yawi para sa kanyang Kaja, H2O for the carry, Jesserman para sa Valir, and of course, ako mag-offend daw para sa kanyang Elkhart. Okay, so ayan, wala na agawa ng role kasi claim pa rin. Pero helper na pinili niya dito. Pero dito, nakita ni Majo si Chester dito, pero nagko-connect naman dito. Mga skills din ni Chang'e, pero si Tidakong away, securing their own buffs lang sila muna dito, pati sila H2O together with Yawi. Nakita niyo yung ginawa, guys. Humiwala yung dalawa, pumunta dun sa ano, sa orange buff, etong si H2O tsaka si Kaja. Tapos, ang nagbantay lang sa purple buff nila, si Valir. Iniwan nila dun na yun, no? Tapos, after nun, sinisecure lang nila. Kaya bawas-bawas si Chester, eh. Mag-invade yes. Sana yung Kingpins, pero dinefend niya mag-isa, whatever it takes. Habang whatever. If ever mo magkanda, loko-loko, si MB kanina lumakad eh, papunta sa side ng Valir. So, medyo kakaiba yung defense mode ng next play Predator Solid compare sa last series nila. Yes, yun nga, mukhang ito pagbawi ng ape, kumbaga. Pero dito si Shemi, siya si JP, onto the middle lane naman, trying to defend this tier 3 tower, pero hindi na naman masyado mapupush. Pero ang kake naman dito talaga, nang ginagawa ni Shemi. Pero si Tibakawi, napipilitan siya mag-disengage dito. Onto the bottom lane naman, Majo. And then Illumi, tumatama din yung ulti ni Yuzong Shield, pero hindi rin naman nag-connect doon sa ating skirmish. Ang daming pulado dito ha, para sa next Predator na trying to reset. Pero yung gold, kung titignan nyo, dikit na dikit. So, 22 minutes, wala pa nakikita na patayang tamang chanian lang. MB disengaging against the 3-man heavy rotation coming from the side of Kingpins. And nagkakaroon ng laban doon sa top lane. Tumilim na nga, eto na ang dragon. Yung naispotan niya. Ay guys, sabi sasabihin ako about sa dragon later on. Pagka naka-dragon ka, tapos pinadilim, di ba? Pag natanggal yung dragon, kahit madilim pa rin, makikita mo yung ano, Helcurt. Kasi ang naapektuhan ng ano, ang naapektuhan ng Darkness Nightfall is yung dragon, hindi yung ano, hindi yung isang form. Oo. So isa yun sa mga ano, sa mga technicals ng Helcurt against the Yuzong. Okay, trivia yun para sa atin. Thank you for the juicy information, Prof. Juicy! Dito na nga makikita na si H2. Clearing up the minion wave onto the middle lane naman dito. Pero ayan na, si offlane card sa may top lane, makikita natin. Siya yung kumukulit ngayon sa Yuzong. Diba? Kikita niya, kulit-kulitan lang sila. Pati yung mga bulati dito ni Yuzong, bumabalik lang rin sa kanya. Kaya dito si Yawe, nakawin mo pa magkakaroon. Uy! Nabawasan pa nga dito sa MB, pumasok pa nga sa tatlo. Kaya nakapit na isa si Macho, nakapatay pa nga dito. Pero pumasok na si Ilo, humingi. Pero si Kita, kaya wanilan dyan na ba ang fan? Laban pa to ha? May round to pa? Meron pa dito si Chester ha? Bursting Fireball, Searing Torrent, disengage ang gusto ata ng Kingpins dito. They're able to take down the Turtle from the back lane. Snap up coming from JP. Chester trying to hold pulado as well. Walang pambita, walang Mountain Shocker. Itong si ano? Yes. Si ano ba to? X Illumini. With a 1-4-9. Yes. Pero makikita natin doon kanina, napitas pa kasi doon si MB. Ano? Okay na saan. Pero sa back lane kasi nasakit din yung damage si Shemi. Maganda yung ginawa ni Shemi doon, no? Yung butterflies niya, pinaulan niya papunta doon sa pagong. So hindi na nila kailangan pinaulan lumapit. Pinaulan niya ng confetti. Na confetti gaming. Hep, hep, mulay pa nga sabi dito na Shemi, pero dito, hep, siya rin and boom! Sandy sumabaw in the face. Parang Meneng B ang nangyari to. Parang Meneng B. Next play, Predator kumbaga. Solid. Down to 3 ang kanilang score against 5 for the Kingpins. Umiikot at umiikot lang ang Kingpins dito. Pero naunahan pala ng next Predator Solid in terms of objective. Yes. Pero makikita naman natin dito kasi babawi rin dito ang Kingpins onto the top lane. Kinitas na rin nila. Nabawasan yung bottom natin, kunin na rin natin ito. So masyado mahuhuli in terms of objective. Pati naman sa God Lead for Prof. B rather. Pag magpa 5 minutes pala, parehas naman nagkakalapit lang ang God. Hindi pa ganun masyadong malaki ang difference nila. Kaya na, may hakbang pero may nag-aabang na delikado. Uy, loss mo karamdam ni Majo.
Sabi, feeling ko may ibon dito sa ano eh. Sa damuhan eh. Sinunog agad. Masakit talaga dito kung tamang hinala eh. No? Pero din sa MV, bushback lang muna siya nakita na dito si Shemmy. Nasa kinisecure ang serpent ba. Pero dito, uy, nakuha pa rin ni Shemmy. Yeah, nice ha. Nakuha na. Bento saan pa rin. Yeah, same yung kanyang purple buff. Kahit ko nga this score, 5 minutes para sa laban na to. Look at the items, guys. Wala pang... Ay, hindi naka bloodless agad si Kalong. Meron, si Yuzong. Si Yuzong. Tapos naka-glowing one na dito si Semi, kaya masakit na yung mga confetti na dito sinabat. Ganyama naman itong mga to. Abang going for the... ano bang item nito ni Kari? Parang lumiko yung item niya. Hindi, ayun na nga. Mag-endless battle, pero yun na. Ayan na, andra ko natin dito. Pasok at... Falling down, MB namumula na rin dito. Pero si Krishno gusto pa sana pumalag. Ando si Cornfit 19! Hindi naman tinuloy under the current na lang sila dito. Disengage. Okay, nilakapitas tayo kumbaga. So, target na tayo na next objective dito. At nakuha ni Semi yung turtle buff dito. Which is a good strategy for King Kings. Ang hirap punitin ng dragon eh. Diyan sa early, pero look at that. Sinusungkit dito ni Semi sa kabilang bakod. Ang kulit ni Semi. Ako. Kaya makikita mo doon na nag-work naman yung pangungulit niya kay Kari. Nag-simply duck away na lang sila dito. Ando na middle lane, gusto sanang kunin din ni Cornbeef 19. Pero dumating na rin si Chester. At nandyan na ang kanyang mga tagapagligtas. May flicker. May flicker tong ibon ha. Let's wait lang muna kung paano nila gagawin to. Kung magkakaroon ng heavy rotation again. Etong si Helker trying to sustain or hold his lane sa top. Eto na, si Majo, pulado agad. Mountain Shocker, to get the information, nasan ang mga pwesto dito, next wave Predator Solid. Ayun na si Helkert, may round 2 ha, hindi nila alam. Ipadilim pa to. I think that Helkert should target this, ano Chang'o, kasi yun talaga yung nagbibigay ng damage from the backline. Hindi maabot nila H2 yan eh, kasi bago pa makalapit, pakahatak dito yung Kaja Prof. B. Nababawasan na sila nung Chang'o, na kaya napipilitan sila mag-back away at hindi mag-engage sa isang fight. Exactly. And there you go, buwelo na naman. Heavy rotation for next play, Predator Solid ata sa top. Ay, hindi, huminto sila. Pumake ano lang, fake rotation pala. Yan, so sobrang heavy ng rotation dito. Heavy din yung mga comments natin dyan. So stay put lang kayo dyan, mga Lodi. Juicy-juicy ang kaganapan dito. Pwede ito securing the PN buff, or rather, the orange buff, H2. Mas okay para sa akin na kasi nakukuha pa rin nila yung mga objectives nila. Pero dito sa JP na, nakapanga si Chester. Pero very out of the box, si Yahoo! Kasi si Jimmy! Sabi na, pick up na kailangan nila maganap nila. JP! JP will be the next target. Acting sanity on the face! Pero yun na, pumasok na ang tropang si Yuzong. One for one exchange, nasa gitna si Helker dito, pulado as well. Disengage for the side of next to Predator Solid habang pumupok pa si Cornbeef. Ano ba yung Cornbeef? Kala ko Cornbeef. 19 mapagmahal. Yes. At ayan nga, may bonus pang isang turtle. Pero napansin mo doon, ano, Prof. B, mung kapitas nila, yung Chang'o, doon sila nakapalag talaga ng husto kaso nagkaroon ng responding nga doon, si Yuzong. Diba nagkaroon sila ng space traded dito eh. Very nice move for Kaja. Exactly, exactly. 9-3 ang ating score. Lamang po ang King Kings in terms of kill. Yet the objective goes for the next wave Predator Solid. Ayan na, getting the full information. Bistado na naman yung kanilang pinabalak na masama. Ang ganda ng pwesto eh, no? Yes, yun yung information, pero dito rin na, after nga, si H2 win, eh? Pero, nakapag-purify lang din dito, pero dito si Corbin, na, hindi nga, istantang ka siya doon, it's a mega kill. Na-down dito yung Helkert natin, Prof. B. Okay, ang ganda ng combination nila, yung dragon, sabay yung ano, butterflies in the stomach. Yung mga granules. Butterflies in the stomach pa nga, may kilig-kilig factor. Kumbaga. Pero makikita natin dito JP ha, trying to give information sana po, pwesto naman siya maganda. Pero dito si Xbird natin, na-ispatan yata siya dito nila. Uy! May ice cream na ba ito si ano? Si Semi? Ay, tempo. Ayun! Kaya... Ayun nga kaya makapit. Tapos kukumpuhan ang mounting shock ni ano, ni YSS. Kaya pala sumasapul. Sabi ko hindi nakakatakbo itong mga to. Pagkasapul sa'yo ng butterfly ni stomach ni Semi, slow ka na, di ba? So that's the time mag-ano. I-activate lang ni YSS yung ano niya, mountain siya ko yung last kill niya. Automatic, yes, sa pool kayo. Niya. And para mas yung nasasapul, may dragon pa. Look at that, tinatak na.
Patelok ka ha. Uy, hindi na nakasurvive dito, pero dito si FB might be the next target and he has fallen down onto the Majo. So simply backing away pero si Chester gusto pa yata pumalag, gusto mag-drought to Chevy. Uy, na-stand pa nga siya dito. Ayan na yung dragon, ayan na ang Hornbeat Lightning. Na-late lang yung dragon, dapat ano muna, dragon muna bago bibitaw si Semi. Ang dami na sa linya eh. Kaya yeah, forward agad doon si Semi. Oo, oh, na-late ang dragon dito. Yes. Pero let's saka see. Saka nahata kasi doon si JP, hindi nakapag-setup ng wall-to-wall. Exactly. 11-4 ang ating score in favor of Kingpins. Makakabawi pa kaya ang next wave predator? Ayan, trivia lang ko ah. Makakabawi pa yan. For me ah, kasi meron pa naman silang carry edge na too late pa nga, tapos may kadya lang, they need off, tapos yung damage, or pag nakapag-full build na dito si Shun, they need the damage, kumbaga profit. Tsaka trivia lang, yung Chaggy po, ang basa po talaga sa kanya is Chang O, oh, pag inon niya po yung sounds pag naglalaro kayo sa RG or kahit sa practice game. Chang O, ganon? Yeah, Chang O po ang sinasad na. Chang O! Oh. Okay. Ayun na, pipwelo! Ayun! Okay, sana ipustuhan din nila. Kaso napit, tapos pumasok dito si ano. Sila Majo, sila Semi. Pero perfect yung ano ha, yung nagawa nilang combo, yung dragon, tapos si Semi. Diba? Salong-salo, nai-stun kasi yung pinto ng pinto eh. Nagtaka lang ako, bakit pag ano, nandun masyado malalim si ano, si YSS. Yes. Katapin na nila eh. Yung ibang mga heroes, sabi mo dun gumaan yun? Siguro ano, na nabigla lang din siya. Nakilip butterfly kicks dito ng ating Chang. Oh, pero the Lord is up for cat. At ito na nga ang batang Repolyo. Parang Kofi, ang kinuha dito ni Majo. 14-8 ang ating score in favor of Kingpins. 4K gold lead. Look at that. Ayan na naman yung combo ha. Tumatalo na. Pag may nahuli dyan guys ha. Pag may nahuli yung dragon. Ayan o. Oh. Elevator okay. Moment. Pinatay ng ilaw. Try to ayun! Ayun lang! Kasi hindi napatay. Ay! Yung Hellguard sa bottom! Yes! Nagpabilin lang yung Hellguard. Akala nila nag-back away dito sila, Shemi. Napansin mo ba doon, Prof? Nalansin! Pero segway lang. Oo, nadali sila sa ano. Nasay ko sila. Mm-hmm. Pero nice yun na ginawang segway doon na. Nagkaroon ng space created. Umangat yung Minui. Na nag-play Predator Solid at ang bottom lane at nakakuha pa nga ng isang Lord. So hindi na success dito yung pagnatakaw na gagawin sana ng Kingpins. Pero nakapatay din si JP, Immortality down at nabigay pa nga ang kill kay H2O. 16-10 lamang na po ang next Predator Solid in terms of the gold. And most likely aangat din ang kanilang Tori dito dahil sa kanilang Lord plus the push na magagaling sa top and mid turret. Yes. Pero ang map-control, nakuha na rin nila dito. Yung baga, nakangat na yung mga minion raid nila. Sinature na nila lahat ng pwede pang maging buff. Pati ng kalaban, lahat ng mga green jungle or mga bonus jungle items na dito, kinukuha na rin dito ng next day Predator Solid. So, I think, probably kailangan mag-isip dito ng Kingpins. They cannot, ano, They cannot repeat the same mistake again na ginawa na kanina na nasay ko sila dito na next day Predator Solid. Bumibuelo ng isang maigi ang next day Predator Solid. Kailangan lang on point lang eh. On point lang yung mountain shock dito tingin ko eh. And possible pa makabalik. And pinrock na dito. Nahatak! Nahatak ang dragon ako pero dito kung ako. Hindi nakapag-transform. Medyo alangan medyo pero dito ang Lord ah. Andito na, ayan, nag-connect na dito sa my tier 3 tower, also the bottom lane, pero hindi natin napapansin dito si Akong mag-offlane pa, mag-targeting the turret onto the top lane, puntahan doon ng apat na miyembro ng Kingpins.
Pero makikita natin dito, nakapitas pa ulit gusto kong object ultra middle lane carry. Ba, lahat ng lanes nila dito, pinupush nila. The lane pressure is real, Dark Knight focus. Pero dito, targeting Shemmy, pinipilit na mga dito ni Oakley. At nagtagumpay naman siya doon, parin Frost B. Ito na sa pagbaka, ang damang hatak na naman. Flicker out, umabot pa si M, si Magic, at ako si Ellie. Nakakuha, H2O. Look at that, ang tapong H2O, that's a MM user right in front of the two members of Kingpins. Eto na ang dragon, si Shenron, na kompleto ang Dragon Ball. So press, gumamit ng Winter Truncheon. Sabay disengage siya muna ang side ng NXP. Yes. Sakto-sakto lang yung Winter Truncheon. Buti na may Winter Truncheon. Andali ng Winter Truncheon. Nakita niya, no, yung pala yung pang-ontra, unahan mo lang bago makapag-dragon. Yun nga. Nahatak, eh, nahatak na wala yung defense moments ng ano, ng next play Predator. Ay, ng yung pala ang magandang ano, kontra doon, pagkahatak mo sa dragon, mawawala na ng pang-frontline kumbaga dito sa team team team. Saka sila nakapag-hatak na mga bonus objectives for them. Exactly. Now, 17-13 in favor of next play Predator Solid. Abante lang na abante. Meron pa next Lord 60 seconds. Possible na antayin nila para just to make sure na mas malinis yung pag-close nila ng series. Hindi rin nila kasi pwede masyadong asiman to eh. Kasi si Corndip 19 pinoprotect na dito ng husto nila expert. Makikita mo hindi na siya masyadong lumalabas ng base nila. Kasi baka siya na naman hatakin. Hindi katulad kanina na siya yung nauuna. Kumbaga siya yung nag-boost check sana. Item check nga. Glowing one by expert. Ayun, going for the glowing one pa lang ata itong X-Board. Pag umabot pa sa glowing one itong X-Board, medyo maganda depensa ng Kingpins ha. Nahihirapan na sila mag-push dyan. Naka-Windstalker yung Chang'o. Oh. Windstalker with the Ice Queen Wand and the Holy Crystal. Kumakagat ata yung ano, Windstalker sa ano niya, SSA. Oh, interesting ha. Oh. Pero dito makikita natin dito. Naka-emo na pala dito si Magic Shang si TV. So, kapalag-palag na talaga. Saka part dyan, kasi kaya nakaganyan yan. Dahil ano eh, delicate sa sila sa mga minions. So, yung push potential ng Wind Talker, meron din. Diba may ano yan, yung wind damage? Yes. Saka makakita kasi natin, diba, si ako o Flame Car talaga yung gumagawa ng Segway push. So, ayaw nila magkaroon ng gano'n na makakamit. Pumasok ang dragon natin dito, pero nagpag-dilin na si Herald first. Naiwan. YSS going in. Nahatak pa dito. Walang nagpapantay sa ano. So YSS nila. Na-open up. Tapos yung dragon. Na-pecto sa. There you go. Dragon will fall. And then naman si Maju backing away. Mukhang this is the first time ata na mabibigyan ang dragon ni Kudo. Oh my gosh, as we can see here, natira na lang dito ni Shemmy siya kasi Majo. And I think, Majo alanganit talaga. Anit niya dito, down pa eh. Hindi niya pa kaya mag-ulit dito. Inaantay niya perfect moment na mag-lasin sa alis. Isana, pero na-take down lang siya agad dito. And yes, so good. Four hours, that's better solid. Kinapos. Victory! Ang mga efforts natin na next with Predator Solid.